Salamat po. Eto na! Welcome sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Mahigit isang taon na po na nanunungkulan bilang punong ehekutibo ng ating bansa ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa isang taon po na yan ang kanyang pagsisilbi sa atin pong sambayanan, marami na hong nangyari. Ang sabi nga ho ng panauhin natin ngayong umaga, it feels like 3 years doon sa kanyang opisina na. Bagay, parang kailan lang nandito sa atin ito. Pero ngayon nga parang ang tagal na nun, ano? Marahil po ang dahilan niyan ay tumutok ang Pangulo at ang kanyang gabinete sa mga napakaraming proyekto na ipinangako nila noong halalan at sa mga masasalimuot na sitwasyon na hindi natin inaasahan yung iba pero biglang nagsulputan at kailangang agarang harapin ng kanilang tanggapan. Sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maraming kampanya at mga proyekto ang inilunsad. Ang pinakamainit sa lahat, ang kampanya kontra ilegal na droga na umani ng papuri, panunuri at pamumuna sa loob at labas ng bansa. Inilunsad din ang Dutertenomics na nakatuon sa tinatawag na big ticket infrastructure projects. Mga kalsada, tulay at mass transportation system ang kabilang sa mga ito na inaasahang magbibigay ng maraming trabaho at kalaunay magpapasigla sa sektor ng pagninegosyo sa buong kapuluan. Humarap din sa pagsubok ang pamahalaang Duterte nang sakupin ng teroristang grupong Maute ang Marawi City. Naging dahilan ito sa pagdedeklara ng Proclamation 216 na nagsasailalim sa buong Mindanao sa batas militar. Tulad ng ibang mga hakbang na isinagawa ni Pangulong Duterte, marami ang tumuligsa sa deklarasyong ito. Ano na ba ang napala ng bansa sa batas militar na ito? Meron bang karapatang pantaong nalabag tulad ng kinatatakutan ng ilan? At sa paksa pa rin ng sitwasyon ng peace and order, bakit tila hindi makasulong ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA-NDF? Gaano kaya kahaba ang pasensya ng presidente sa urong-sulong na pag-uusap para makamtan ang pangmatagalang kapayapaan? Isang taon sa pamahalaang Duterte, gumanda ba ang kalagayan ng bansa? Mas ligtas na ba ang publiko sa masasamang loob? Mas dumami na ba ang may trabaho at nabubusog sa kabila ng mga balita tungkol sa mga namamatay sa mga baril na pumuputok at bombang sumasabog? Makakasama po natin ngayon ang tagapagsalita ng Pangulo ng ating bansa sa pangalawang pagkakataon. Let's welcome back to the program, Under Secretary. Secretary, naguguluhan ako, Ernesto Abella. Good morning, po. I would please have a seat. Pero ako, secretary ka pa rin sa akin. Ever since. Spokesman. Please, have a seat, sir. Pero para po sa ikapapanatag ng aming kaisipan, let's get it straight. Ano ba talaga po ang designation nyo? Secretary ba kayo? Technically, secretary ako. Kaya lang, I sit with the cabinet. So, both ways in that sense is right. So, I would prefer to call you secretary then. Diba? Well, kasi, nung una naman, secretary kayo, diba? Saka na natin pag-usapan. So, parang may pattern kayo ng pinag... Hindi kasi po, kaya ako lang natanong. Dati, nagsasalita si Secretary Martin Andanar. Opo. Tapos, nagsasalita kayo. Opo. Ngayon, dumating yung time, ewan ko kung nabuisit na sa kanya, kaya pinatigil na siya magsalita, kayo na lang pinagsasalita. Tama ba yun? Paano ba nangyari? Siguro mas, ano, better to look at it this way. Si Sec Martin is taking care of PCO, yung administrative offices, yung pagpapatakbo. Nag-usap po kami patungkol dyan. So, he takes care of the hardware, I take care of the software. Well, that's what he told me the last time that he was here. Di mas maganda yan, di ba? O, kaya po sabi niya nga, kayo magsasali. Bakit kung hindi na-distinguish yun noong una? Ano siguro dahil we had to work our way out. Kasi dati-dati nga, hindi ba tatlo yung ano, hindi ba? There was the Office of the Spokesperson. Yes. Then the PCO and then the PCDSPO. The president wanted. It was suggested it should be streamlined. So we had to find our way also. So, naging isa ho yun. Inisa po siya. Pagkatapos, lumilitaw po ba na napailalim kayo kay Secretary Andanar? Siguro technically na gano'n. Kaya lang siguro. Pero ngayon, separate na. Yung in terms of function. In terms of function po.
in terms of function o wala na kayo sa ilalim ni Secretary Andanar? Hindi naman siguro. yung patungkol po sa mga ganyan ay basta sabihin na lang po natin na functionally, we operate independently. Nakita nyo ha? Kaya ako po tinatanong sa inyo kasi bilib ako sa inyo eh. Hindi ko alam. Gusto ko nga malaman. Ano ba ang may pinapanood po ba kayong series? Wala. Nanood ba kayo ng Designated Survivor? Hindi naman. Lately. Pero napanood nyo, di ba? Lately. Magaling yung mga spokesperson nila. Magaling nga nila. Tsaka pinag-aaralan nila paano pagpari talaga ng mga... Diba, may tanong na ayaw sagutin. Paano yung pinakamagandang paraan para iiwas? Ganun. Di ba? pero bilib ako doon talaga, Secretary. Not for anything else. I mean, I have been watching you and I can really say na... you've been handling your job very well. Uh-huh. And yung paano ninyo dinadala kasi ayaw ninyong makasagasa ng iba. Kagaya halimbawa, may sinabi si legal advisor Panelo tungkol dito ngayon sa martial law na kung hindi nila i-renew, kung hindi nila i-extend, edi i-declara na lang ulit. Ano ba yun? Napapag-usapan niyo po ba yun pag gano'n? Actually, kasi hindi naman in principle meron tayong nag-uusap in general, no? Okay. In general. Pero may mga comments, for example, na na independent naman kami sa isa't isa, we can function differently. Yes. Kaya lang we need to be aware of what. Opo. I understand that, Secretary, opo. But the problem there is you being the spokesperson will handle all of these things. Mm-hmm. I mean everything that the cabinet will say will actually reflect to the president. That's right. And having said that, then you will be the one to actually answer all of those things that these secretaries will say. Kaya exactly why when that was raised up yesterday, I deferred to his comment. I deferred to his what he said. I did not say otherwise. Hanggat sa until it is really quite necessary for me to be able to say something. So parang sasabihin niyo na lang po. Eh siya nagsabi noon, siya tanongin niyo. Parang eventually kung kailangan sabihin siguro ng ganoon. Mm-hmm. But again, binalik ko naman sa that the president will always defer to the assessments of the DND, yung kanyang mga advisors. Mm-hmm. Sila yung magsasabi actually kung kailangan ipagpatuloy o hindi. But how was the relationship between you and the president now? He's actually my mentor. Mm-hmm. Siya nagtuturo sa inyo umiwas. Yeah. Hindi nga niya iniiwasan, hinaharap niya lahat. Sabi, ganito sagutin mo, ganito sabi mo. Oh, kaya lang, he's very out front, he's very transparent, ganun. Yes. Pero ang nagawa niya sa akin, actually, na-imprint niya sa akin on the first or second days that we met. Mm-hmm. Yung buong yung buong line of thinking niya. Yes. Very succinct, very precise yung sinabi. Yes. Yun ang naging North Star ko na sinusundan ko. Mm-hmm. Pwede yung ganito, pwede yung gumanyan. At tinanong ko naman siya, sabi ko, after 6 months, after 6 months, it was only after 6 months, I asked for some sort of an assessment. So sabi ko, so am I doing justice to you, to the job? Sabi niya, oh yes, sabi gano'n. Mm-hmm. Pero meron siyang sinabi, which really encourage me. Sabi niya, just be yourself. Okay. Just be yourself. So, I do that. Ang ano ko lang, syempre, yung kanya, yung directive kasi niya, for me, sabi niya, in some sort of Bisaya, sabi niya, ako palaway na, hindi pwedeng palaway ang spokesperson ko. Okay. So, taking a cue from that, I try to get the substance of what he says, minus the externals. Oh, well, good thing kasi sabi nyo nga, siya ang mentor ninyo. Correct. Pero being your mentor, at least meron siyang sinasabi na huwag mong gawin to. Oh, tama. Ako pala away, ikaw dapat hindi. So ako pala mura, ikaw dapat hindi pala mura. Diba? Ganun. Kaya at least ikaw yung magte-taper down ng lahat ng mga maaaring sinasabi ng presidente. Siguro not necessarily taper down. Siguro pinapalabas lang yung talagang gusto niya ipalabas. Okay. Pero paano ho nangyayari yun? Do you really talk to each other with regard to different issues na kailangang masagot? Kasi kayo yung humaharap eh. Opo. Technically ganito, no? First, ang unang directive niya sa akin, you don't have to be with me every day. Okay.
But you listen to what I say. Mm-hmm. Kasi some people think he's repetitive. Mm-hmm. Actually, yes and no. He repeats what he says kasi ano siya, para siyang teacher actually. Para siyang teacher. And he reiterates. Okay. Pero each time that he says something, he will add a gloss. Meron siyang konting explanation. May ginto. So, yun ang dapat pakinggan mo. And those are some of that. It can become a directive, policy. So, aside from that also, I cross-check. I cross-check with the necessary... Katulad some people said before, bakit mabagal daw yung paglabas ng balita? Not necessarily, sabi ko, for the task of the spokesperson is not speed, but accuracy. Okay. Diba? Kasi kailangan... You have to check. I have to check. Oh, okay. So I cross-check with the cabinet secretaries or some of the people who were there, yung mga ganon. So, yun ang ano ko. So, I may... that is our relationship. He's my principal, and I try to expound on it. Actually, very basic naman yung kanya mga sinasabi in that sense. Meron naman kasi siyang three themes, no? Yung prosperity for all, law and order, peace. Yung tatlong yon. Yes, yes. Which will be summarized in, I promise you, a comfortable life for all. Yung pong ano niya. So that's basically yung, yun ang framework niya. Doon kayo iikot. Pero meron pong mga pangyayari na kailangan talaga ng accurate answer doon sa mga present situation. Correct. Nakikita niyo ba yung sarili niyo na nalalagay kayo minsan sa medyo mahirap na kalagayan dahil hindi niyo talaga alam kung anong sagot? Pag ganung situation po talaga, I tell the press, sabi, I don't know, I'll get back to you. And I usually go back and tell them. You know, kung talaga naman, and kasi the first day po nung ano, nung when I was interviewed as during my first press briefing, sabi ko, I will not give you any spin. I promise them that. I will not make any spin. But, I will, kung sasagutin ko as far as I can, and sabi ko, kung hindi ko alam, if I don't answer you, it means I don't know, I cannot tell you, and I'll get back to you. Okay, so, okay. And, but you won't lie. I don't think so. Oh, di ba? Parang, di ba? Mas mahirap yun eh. Minsan, parang, sabi naman nila, may white lies naman. Di ba? Parang ayoko lang mapasama. Yung mga tipong ganun. Hindi naman siguro sa ayoko mapasama. Kasi technically, it's not me. I don't have any opinions. Yes, basically, yes. I just want to be able to represent the president as much as possible. Ah, ayaw nyo din mapasama yung presidente. Siya po doon, una-una. Pero kagaya nun, halimbawa, yung nangyari sa Luneta, were you really surprised that the president will not come that time? Ayun sa... yung hindi siya dumating sa Independence Day? Opo. Ano po ba yan? Kasi parang, ako, I was like observing you. Opo. Nung kayo ay ini-interview. Sabi ko, hirap yun. Mahirap yata yan dahil parang hindi na-advise na ganun ang mangyayari. Ano po yan? Meron bang nag-text ba sa inyo presidente? Were you informed? I was informed about half an hour or not an hour before. Half an hour before. Oh. Before nung pangyayari na yun. So talagang dun nyo lang nalaman na hindi talaga dadating ang presidente. Marami hong mga nag-speculate that time na sinasabi ang presidente ay nakomatose. Samantalang sinabi naman ng presidente, hindi, nakamatose lang ako. Di ba? Parang nasa kama lang ako. But a lot of people are also concerned about his health. Ano na ho ba ngayon talaga ang estado ng kalusugan? You know, technically, considering his age, he's really fit. He's fit. He takes care of himself. And in general, everything, I suppose, I'm assuming everything is well maintained. Kasi pag nakikita mo naman siya, and I get to see him siguro na relatively often. He's up and about. Ano lang talaga siya? You know, he's a very reflective person. Akala natin extroverted siya. Yes, yes. But actually, the other part of him is very introverted. He takes time to reflect. He takes time to reflect. He takes time to read, and of course, he has to catch up on all the, you know, on the documents. You know, so but basically, in other words, he needs some private time, not just para ano, mahiga-higa lang, no. But actually, it's a time for him to be able to, you know, to reflect on the things that need to, and to talk to people or maybe visit. You know, gumagalaw din siya. Kaya lang kailangan off. Hindi naman kailangan, pero he does it off screen, off camera. Was there a time po na may sinabi kayo sinabihan kayo ng presidente na hindi dapat ganun sinabi mo? Alam, as far as I remember, none. Wala naman. Well, maybe some people would have said, maybe it should have been better said this way, better this way. Pero I always go back to the, ano, yung directive niya, be yourself.
Okay. Ako nagpapasalamat dahil nandito ko ngayong umaga. Sabi ko kasi ni Secretary Andanar, hirap daw kayong gumising sa umaga. Totoo ba yun? Eh, sa edad ko ito, siyempre nagising ako maaga-maaga. Oo nga, okay. Sabi ko nga eh. Sabi ko nga, kasi kami huni lang ng ibon ngayon, nagigising na eh. Di ba, parang ganun eh. Kasi sabi ko sa kanya, eh, ano bang nangyari doon? Nung una daw kasi naghati kayo, parang kaya siya ang mag... sasalita sa umaga, kayo naman mula alas 10 yata pababa. Actually, totoo yan. Oo, dahil hirap daw kayong gumising sa umaga. Part of it siguro is kailangan ko rin magbasa. Kailangan ko rin, ano, I need the morning. As I face the people every day. I mean, yes, almost every day. Especially mga makukulit na nagtatanong sa inyo. No? Trabaho lang naman yan. Oo nga, pero sa ganun ho ba, ano ba talagang oras kayo pwedeng tawagan? Kung ikaw eh. Kasi na, baka mamaya, kasi, lalo na kung... Especially ngayon, running up to the sauna, tsaka anda. Kasi, ang ano ko naman, it may not always be necessary to talk with me. Mm-hmm. Kasi we, especially ngayon, may, halos araw-araw, ano, araw-araw na we're in, may FaceTime tayo. Briefing. May press briefing, may MWF, Mindanao Hour, that's so forth. So, sinasabi ko lang na please, makinig na lang kayo kasi usually they text in questions. Yes, so okay. What I try to do, hindi ko na inaantay yung Q&A, sinasagot ko na lang as far as possible. Kaya, kumbaga, meron na kayong information na makukuha from here. Correct. Yun hong social media, dati ba nasa ilalim po ninyo yan? Hindi, ano pa, new media yan, you know? So, actually, you know, sa PCO, I think si SecMart has his own, ano, has his own social media. But I have my own social media page also. So yung iba yung handle ni Mocha Uson. Oh, iba po 'yan. Iba yung, pero hindi dati sa inyo 'yon. Ah, wala, hindi po. So meron kayo ngayon na sarili ninyo. Opo. So ang pagkakahati na po ngayon ay meron ng talagang para sa spokesperson. Hindi na ilalim ng PCOO. Oh, ganun po ba yan? Yung setup. Yung setup na. Kasi dati magkakahiwalay din. Di po ba pinag-iwahiwalay din? Tapos ko, parang pinag-isa nyo. Pinag-isa. Ngayon pinag-iwalay uli. Yung function lang po. Function muna. Function. Kasi dun po ako na ano sa function. Di paano ang... Kasi kung function lang magkahiwalay, ibig sabihin, pinag-iwalay tayo ng function pero nasa ilalim pa rin ako ng PCO, ganun po ba? Kasi oo naman, technically I'm under PCO. I'm secretary, under secretary. Hindi pa naman nagbabago yung ano eh. Oo nga, kasi pag kita mo kulit ko, no? Pero go Daniel, go. Alam ko naman, hindi kayo mapipikon sa atin. Okay. Diba? Hindi kasi, kaya lang po ganun, pagka na-under kayo ng PCOO, opo, hindi kayo secretary. Kasi may secretary na yung PCOO. Tama kayo. Si Secretary Andanar. Opo. Tapos ngayon, eh, kayo under ng PCOO, eh di, ano ka, under secretary? Opo, under secretary talaga ako. Under nung secretary. Technically, yes. Pero, alam ko, meron kayong ano, meron naman kayong a spokesperson, di ba? Cabinet rank na ano yun? Oh, yun po. Opo. It's a cabinet rank. In other words, ranking-wise, I'm a secretary. I sit there, and so when people call me secretary, hindi ko na kinokorek yung biga. Okay. I can't go around. Pero ginugulo nyo kami. Hindi, di ba parang, ano ba talaga? Parang kaya nga sinabi ko nina, spokes na lang eh. Spokesperson na lang. Spokes, oh. Oh. Pero syempre, iba ho yung ano eh. Iba sweldo ng secretary sa undersecretary, di ba? Oh, pera lang yan. Okay. I know, but just the same, di po ba? Eh, baka makuha tayo. Di ba sabihin, oh, why are you receiving the rate of a secretary when you are undersecretary? Tama po. So, saan yung rate kayo kumukuha? Ano ko sa undersecretary, siyempre. Ano sa undersecretary kayo na yung, ano, yung... Pero hindi na kayo, ano, sakop ni Secretary Martin. Hindi, we're still part of that. We're still part of that. We're still... PCO pa rin ako. PCO. Kaya lang, functionally, nag-ano lang kami. So, nagsarili na kayo. Functionally, naghiwalay na kayo. May sarili kami setup. So, hindi na kayo pwedeng pakialaman ng PCO. Hindi, kasi sila nga yung hardware, hindi ba? Technically, sila yung hardware. Yes. Dapat kami ang content. Yes. In other words, yes. Supposed to be lahat na ilalabas ng mga messaging, yes, galing po sa amin. So, yung messaging po, kayo na ngayon? Content and message, yes po. So, communication and messaging. Opo. Pero yung ano, this, by the way, in the palace, they say slight
definition of that. Messaging is yung mga actual messages ng presidente. Somebody takes care of that. And then yung mga so iba yung hindi actually. So basically kami yung content. We provide both reactive and proactive news, no? Yung reactive, meaning to say responding to mga questions. Yes. Proactive, coming out with statements regarding the program of the president. Kami na ilalabas namin yun sa traditional media tsaka po sa social media. But you also talk to the cabinet members po with regard to everything na sinasabi nila. Definitely. I mean, no, not everything, Nando, but I talk to the cabinet members. We do have very good relationships. The cabinet is like one big team. So ngayon ho, kasi may mga issues kagaya noong ang presidente, open na open naman na medyo may damdamin sa ABS-CBN. Sabi ni Secretary, saan kaya pupunta na naman tatanungin na ito? Parang ganun. Hindi o, kasi diba, being the spokesperson, opo, kailangan ninyong balansehin lahat eh. Opo. At sa pagbabalansin ninyong lahat na yan, haharapin nyo lahat ng mga media entity. Opo. Di naman pwede na babaliwalain ninyo yung isa. Paano ho ninyo sinasagot yun pagka tinatanong na totoo bang haharangin ng presidente yung renewal ng franchise ng ABS-CBN? Patungkol po sa ganyan, wala po. I don't offer opinions. Kasi katuloy ng totoo ba, ang akin pong pwedeng sabihin lang kung ano yung nanasabi na ng presidente. Oh, kasi nga po, sinabi talaga ng presidente yun. Okay. Di ba? Na sinabi talaga ng presidente, eh, ano, may nagtanong sa kanya nun eh. Tapos sabi niya talagang, eh, ano ang gagawin mo? Ganito ang ano niyan. Eh di, ganito yung gagawin ko. Oh, the best part po is to find out what the follow-up action. So, antayin natin na he acts on it. And then, by that time, we can say, yeah, ginawa niya. Kung gagawin niya. So, parang sinasabi niyo po ay tingnan natin kung ano kasunod na lang na mangyayari. Opo, opo. Dahil baka naman hindi totohanin. Ganun po ba yan? Eh, hindi naman siguro sa hindi totohanin. Until, syempre, you know, it depende kung saan tumungo yung ano. Yung... But the way you know the president, okay, siya ho ba pagka, siya ho ba yung klase ng pag sinabi niya, ginagawa niya? How do I put it? The man is the president is a man of his words. Meron siyang general intention. Okay, so for example, ipako natin ito sa kanya ano. Gusto niya talaga na umunlad lahat. Okay. Okay. So pag in other words, kung may sinabi siyang paunlarin ko itong section ito. Yeah, katulad ng sa Mindanao. Yes. You know, he emphasized niya. Tapos pangalawa, yung pangalawa, what he says about anti-crime, anti-corruption, anti-illegal drugs. Tinututuan niya yun. And then, of course, yung peace in our times. No? Yung CPP, NPA, and then MIMN. So, patungkol po dun, generally, meron talaga siya North Star. Pero siguro, in a sense, he also calibrates the statements and action towards that. Okay. So kung magaganito, kung may konting tweak siguro gano'n. Pero basically, yun ang North Star niya. Yun ang talaga intention niya. He wants peace. Katulad nung ano, if he will say, yes, I'll talk to them. If, I'll talk to NPA if they will stop extortion. You know, parang gano'n. Pero meron siyang mga preconditions. So in other words, meron siyang firm intention that yun ang gagawin niya. So that is a big picture guy. So paano po na kayo nagre-retoke kung sakali dun sa mga punto na halimbawa, sinabi ni Secretary Bello ganito, tuloy-tuloy. Sabi naman ng presidente, no, hindi. Paano ninyo pinag-uugma yung ano na ganun? We try to, first I try to find out what the president really meant. Tapos, then we find the golden mean. Yes, yes. Oh. Hinahanap po natin yung golden mean. Pero siyempre, we always lean towards what the president has said. Ano na ho pinakamahirap na tanong na sinagot ninyo? Bago nyo sagutin, pause muna po kami for... Pwede na kayo din. Ito ang programa ang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Rozon. Sama rin po natin, presidential spokesperson. Nakita tama eh. Pinalo ko na po. Okay. Presidential spokesperson. Kumukuha ng sweldo ng undersecretary, pero nasa ranggong secretary. Bahala na po. Grumble. Ernesto Abella. Of course, I was like asking you po, ano ba pinakamahirap na natanong na sinagot po ninyo? Sinagot nyo nga ba? Pinag-iisipan ko during that brief period. Pero mukhang
For me, wala akong, hindi ko kinakategorize kung alin ang mahirap. Hindi. Para sa akin, every question is a fresh question. Mm-hmm. Should be addressed. Mm-hmm. So in other words, every question is the most difficult. Mm, but was there a time na pagkatapos niyo sumagot, nakaupo kayo sa isang tabi, biglang nagsisisi kayo na, ba't ba yun ang sinabi ko? May ganun bang moment sa inyo? Meron talaga mga ganun na, you wish you had said, why didn't I say this? Why didn't I say that? Pero kasama na yan, it's water under the bridge. Mm, kasi kasama yan po din sa pag-assess ninyo, pag-rate ninyo sa sarili ninyo. But sometimes, ako kasi, during the time that I was starting ng pag-newscast, I watch my tape on air para ma-criticize ko yung sarili ko. Kayo ba, ginagawa nyo ba, kinikriticize nyo sarili? Hindi, ayoko itsura ko sa TV. Bakit ho? Masama ba ang angulong binibig? Dito maganda naman ang angulo namin sa inyo. But in terms of review, hindi naman. But I try to get feedback from people I respect. Uh-huh, okay. Know, they say this, they say that. Sana ganito, sana ganyan. Some people say, you should be more aggressive. Some people say, oh, you're too aggressive. You know, so... Uh-huh. Okay. So what was the most para pong sa inyo ay negative na comment sa inyo as a spokesperson? Siguro people really run away with my term creative imagination. Okay. You know, they love that. I mean they think it was really one of the most. It's a product of their creative imagination. Also. basically I was wanting to say connect the dots. Okay. You learn to connect the dots. Mm-hmm. Kasi siyempre, even the president himself was finding his own communication style, hindi ba? Tinatansya niya kung paano ba talaga makipag-usap. He was out front. Pero lagi niyang hinahanap kasi yung how to fully express it. You have to understand, si president is, ang first is Bisayan. Mm-hmm. Pero alam mo, if you've heard him otherwise, he's very eloquent in English also. Mm-hmm. Lalo sa ASEAN, ang galing. Yes. I was very, very impressed. Pero nung sa loob, especially the inter-meetings. No? Pero basically, siguro, it's always finding out. One of the more difficult things is, nagtatanong ang tao, was that a joke or not? Uh-huh. During the early days, I remember si Margot Osmeña called me out in the airport. Sabi niya, Mr. Spokesperson, I'm from Cebu, I'm Bisayan. And my father's not like that. Kasi sinabi ko daw, ganyan yung mga Bisaya. Sabi ko, ma'am, yung may subset ng Bisayan, ng Bisayan humor na medyo ganun. Sabi, hindi. Sabi, you know, how do you explain that? Okay. Pero basically, yun siguro, how to explain, one of the most difficult ones was, in the early days, how to explain whether he was joking or not. Mm-hmm. Or, you know, sabi nga niya, siya na rin explain. Sarcastic ang sabi niya, but siguro maybe he also meant, ironical yung humor niya, yung pabaliktad, yung ano, it's the other way around. Ibig ko sabihin. Right. Pero yung sasabihin niya, marami, a number of things. So, not marami, but that way, how to explain yung lingwahe na presidente. Mm. And maybe that was the most difficult one. So ngayon po ba, alam na ninyo kung kailan siya nagbibiro at kailan siya seryoso? Siya mismo has made, I think, distinct efforts to be clearer, to be, even yung kanyang, quote-unquote, yung colorful language ay nag-tone down, if you've noticed. It's easier now. And I think ang mga tao nasanay na rin. Did you also give him an advice with regard to never. That? So wala pong never. Hindi kayo nakapagsalita sa kanya na, Sir President, would it be possible na walang ganun? No, I've always allowed my principal to be himself. The same manner that he's telling you to be yourself sa ganitong sitwasyon. Now, being yourself, ano na hong nabago sa inyo ngayon? After na kayo na italagang spokesperson. Ayan. I gain weight. Dahil hindi na masyado maka-exercise. Siguro mas structured yung buhay ko. Mm-hmm. Mas structured yung buhay ko. And it's more disciplined. Mm-hmm. And mga ganun. And I have to deal with being with people and being recognized publicly. Mm-hmm. So, I, when people say, can we have a picture of you? I say yes. Kasi in a sense, that's their connect with the president.
Okay. With the president, with the administration. So hindi kayo nagsusupla doon na... Hindi po. As much as possible. Kasi siyempre you're representing. Yes. Hindi naman sila nalapit sa akin dahil sa sarili ko eh. Mm-hmm. It was because of my role. Yes. I understand that. Mm-hmm. I mean, while you're there, you're there. You know? Hindi naman dumami ang threat ninyo. O meron ba kayo mga threat? Wala namang ano, pero I'm... Meron. Hindi naman threat talaga. So ano ho yan? More on... Well, being it's you have to understand that being visible, you're... May mga security risks. Yes. So, yung security risk po ba ninyo na yun? Kasi, nakidnap na kayo dati. Opo. So, hindi ba kayo kaya nanganganib na mas ma-interesin ngayon? Isalin nyo na lang ako sa prayer meeting. lagi ho kayong, just for you to know, lagi po kayong laman ng aming pagdarasal. Salamat po. Dahil lahat ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, okay, ay hangad natin na makapanungkulan ng tama. Okay. Pero itong sitwasyon kasi ninyo na yan, ay hindi naman biro din. Ano bang ginagawa nyo pagka naiinis kayo? Ano ba? Ano? I practice mindfulness. Mm-hmm. It's a psychological trick. No, mm-hmm. That I do to myself. Mm-hmm. I try to observe my thoughts and my feelings as much as possible. Mm-hmm. At pag naano, pag medyo napansin ko na inis ako, sabi ko, bitin mo man yan, let it go. Mm. So napapansin niyo rin na inis kayo. Diyako po hinuhugot 'yung ano. Diyako po hinuhugot 'yung technique. Diyan ako pumupunta. That's a technique that mm-hmm. I do for myself. Mm-hmm. Paano po yan? Pag halimbawa, napipikon na kayo. Kasi minsan nahalata ako din. Parang naiinis kayo. Oo naman. parang ano lang kayo. He's my principal. Ganun, mga tipong ganun, di ba? Siyempre, kasi ang problem, ang ano ko is my tendency is to identify. Kunyari, nakita ko isang may mga tanong na sunod-sunod na gano'n, no? Na iba-ibang tao. Napansin ko na parang ano, so kumbaga naiinis ako. Mm-hmm. Kung ano, pag napansin ko naiinis na ako, at first siguro hindi ko napapansin. Yes, yes, yes. Pero pag napansin ko na to, ay preno na ako. Mm-hmm. Okay, let it go. Oh, parang sige ano, meron ba kayong ayaw na reporter na wala naman, pare-pareho lang naman 'yan. Check. 'Di ba ano, alam nyo, yung oo mo magiging oo dapat. Hindi mo kasi kahit naman sabihin ninyong talagang ginagawa niyo 'yung trabaho niyo, meron pa ring pag nakita mo 'yung reporter, eto na naman 'to. May ganun ba kayo? Yung totoo lang. Sa totoo, maybe in the beginning, pero nung napuna ko, sinabi, kinausap ko sarili ko. Okay. Sabi ko trabaho lang 'yan. Trabaho niya, it's his job. Trabaho lang. Trabaho lang yan. Walang personalan. Parang trabaho niya yun. Ganun talaga siya. Si Michael Patin, kumusta sa inyo yung Rappler daw? Binubulong niya doon. Tanongin mo yung Rappler, sabing ganun. Nadinig ko eh. Ganun ba? Ano daw bang ano niyo sa Rappler? Ang kakalala ko lang naman sa Rappler, si Pia. Palangiti naman si Pia. Pero kumusta naman sa inyo yung Rappler? Well, siguro, there are times when I think she's quite aggressive. Mm-hmm. So I just say, I accommodate, then I move away. Marami ho ba kayong, kumbaga nakikita ngayon, especially sa mainstream media, na hindi patas magbalita? Siguro more before. Mm-hmm. Pero ngayon, parang ano, but there seems to be a... nagkakaroon tayo ni Mutual Understanding. I think the traditional media begins to see that what the president's intentions are. Nakikita nila na, ito pala yung gusto niyong mangyari talaga. Mm-hmm. Nakikita nila yung kanyang mga galaw. And by the way, more and more, nag-i-increase yung public approval. No? Mm-hmm. Public approval. And because nakikita yata ng tao, especially even in Metro Manila, nakikita ng tao na he not only means well, he actually acts well. Mm-hmm. Yun na yung, kumbaga, yung mga ano sa labas, yung mga lingwahe, mga ganun. Mm-hmm. Kumbaga, in a sense, hindi naman palamuti, but in a sense. Pero, but more than the words, the actions. Mm-hmm. And I think na-appreciate ng mga tao yan. Mm-hmm. And lalo na yung halimbawa mga direktang ginagawa ng presidente. Lalo na yun. Pumunta doon sa ganito, pumunta doon sa isang namatayan, doon sa mga na-massacre. Ngayon ho, ang rehabilitasyon naman sa Marawi ang pinag-uusapan. Where do we get the budget?
Meron namang ano, part of it is, I think, the meron siyang pinag at first na 10, tapos 10, plus 10, so 20. Ang explanation po ni DBM, ni Sec Ben, kasi yung first 10, I think, maybe coming from PAGCOR. Second 10 coming from general appropriation, ano, from the national budget. So, would that be enough po? Kasi parang yung assessment nito, medyo malaki. Malaki po. Malaki yung... I believe there'll be more, ano, there'll be call for more participation. Mm-hmm. So, sa estimate, ano ho ang tinitignan ng figures for the rehabilitation? Initially po, mga 20 B. 20 billion. Opo. So, yung sinasabi nyo, 10 B from PAGCOR. 10 B from PAGCOR, 10 B from national budget. So, kung yun ang estimate na 20 B, that will be sufficient already. Well, we hope that that should be a good start. And ang gusto naman, first and foremost, sabi ni Presidente, gusto yung mauna na maasikaso yung mahihirap. Mm-hmm. Sabi yung mayayaman, yaman, marami naman silang pera. Sabi, mm-hmm. they can do it themselves. Mm-hmm. So, kumbaga, socialized po yung, in a sense, mukhang socialized yung rehabilitation. So, paano po ang plano pag-start? Kasi kung halimbawa, ang bibigyan muna ng tuon yung mga mahihirap, how do we intend to start with the rehabilitation? Well, meron po several stages. Mm-hmm. Una yung talaga yung assessment. Mm-hmm. The places to be assessed and then clearing, then assessment. Mm-hmm. And then so doon na po natin ibase. Sila po yung Bangon Ranaw yata yon, which mm-hmm. is under SECDEL. Mm-hmm. And then sila ni una mag-assess and they sila na po yung magpaplano kung paano po yung takbo ng rehabilitation. Ano ho bang briefing sa atin ngayon? Will this siege in Marawi end before the sona of the president? Well, I don't know. Kailan ba matatapos yung 60 days no? Actually, 22. Let's assume it's a 24 yung sona. 20 opo. 22 at tapos na yung ng martial law. Tapos 24 naman ang sona. Tama. So let's assume muna na it will run its full course. Okay. That's the safest thing to say. Pero sa briefing po na ginagawa ng Defense Secretary sa inyo, ano ho ang latest sa kanila with regard to the present situation? They don't give deadlines. They decide, sabi nga. Yes, sabi nga ni Secretary Delphine Lorenzana, dalawang beses na akong nasilat ayoko na magbigay ng deadline. But basically, those are really internal goals nila yun. Yes, correct. Na verbalize lang nila. Yes, because the concern po dyan ngayon is after kung nag-22 at hindi pa rin totally natapos, there will be another issue na naman na extension ng martial law. Yun po kasi yung parang recommendation din nila kung sakasakali. Kung ano, but then again, as the Supreme Court has shown, no? Mm-hmm. Nakita naman lang na, for example, is the president, as a pagkakasabi nga yata, na it was a president's prerogative. Yes. Na prerogative based on his personal assessment. Mm-hmm. So, but the assessment of the assessment of the president is already based on yung input nung kanya nung military nung and not just military ha. Mm-hmm. Kasi the president is very aware that he needs to approach it a whole systems approach. Yung mga suggestion ng mga the Muslim community, yung mga sinasabi na dito. So, it's always a total thing. Hindi lang basta military operation. It's a whole government approach. Kayo, ano ho ang ano ninyo doon sa tumutulig sa martial law? Opo. Ano ba talaga ang inyong posisyon doon sa mga ayaw ng martial law? Well, that's your opinion. Let them have their opinion. Yan ang mga salita na spokesperson. Opinion nila yan. Bahala kayo sa opinion ninyo. Eto ho ngayon. Opo. Kasama ba kayo sa gumagawa ng speech ng presidente? Meron po mga speechwriters ng presidente. They're very good writers. No? How do you share with that? Kasama po kayo? Are you being consulted? Opo. We give our idea about the basic structure, about what should be, how it should be, not how should be, pero yung mga suggestion natin, basing on what the president has said formerly. Okay. Yung mga sinabi niya, so we said, ito yung gando. Mm-hmm. And then also, we have to, but yung mga sumulat, they also take into consideration the speaking style of the president. Mm-hmm. Sometimes you will say, kasi it's very spontaneous, mm-hmm. but also very willing to work within parameters, no? Mm-hmm. So, but
In terms of producing the another speech, meron pong may input po tayo. Mm. Ano ba ngayon ang kasi preparation na ngayon, I suppose. Opo. 'Di ba na pagdating ng 24 ay magde-deliver ng SONA ang presidente. So by this time ay meron na kayong pine-prepare for the president's speech, di ba? So nasang stage na po tayo ng preparation for the SONA. As far as I know, they're just tweaking the numbers, making sure that all the magkatugma yung ano pinapadala ng mga cabinet secretaries, mm-hmm. yung kanilang mga accomplishments for the past year. So it's more or less done. Mm. Well, ano ho ang magiging laman ng SONA ng presidente? Bago niyo po sagutin, pause for a break. Something. Ito ang programang Bawal ang Pigon. Get It Straight with Daniel Rosong. Isama pa rin po natin, Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Sarap sa tunog yan. Presidential Spokesperson. Di ba? Bahala na kayo ha, kung ano ang kate. Ano po ang laman ng more or less yung balangkas na ng SONA ng presidente? Ano-ano mga... Ang pagkakaalam ko po of course, meron yung report. By the way, the report, as far as I know, will be online almost immediately. Okay. After speech. Oh, yung speech niya. Opo. O, kagaya nito kasi, ano po ba ito? Ilalabas ba itong ano na ito? Ito po, doon nakabase, I promise you a comfortable life. Yeah. Dito, sinabi po niya yan. Ito ang ano na yan. Okay. Opo. Prosperity, kaunlaran para sa lahat. And then, well, yeah, economy and everything. So we will talk about the situation of the economy. Economy, yung mga program, ano. Pero yung kanyang actual speech will be more anecdotal, yung parang kwento. Okay. Kasi he will leave that, meron talagang report. So ito po, ano po itong ano na to? Ilalabas nyo na to? Ito, ano lang po ito. This is just parang teasers for the SONA. Okay. So pinapakita lang kung ano yung napag-usapan. Katulad, increase in output from May 2017. Yung mga ganun to, preferred destination for business. So, kumbaga, may mga ano, some inputs. Ito po ay mga snapshots. Accomplishments na to. Opo. Mm-hmm. Kagaya niyan, yung mga strong electronics industry. Okay, you know. Yeah, growth in personal remittances, may 11.8, yung mga year on year. So ano po, yung mga ano niya? So ito more or less, financing program. It will cover everything. Enhancing connectivity and mobility. Opo. Na wala pa rin yatang nangyayari. Pero andyan yung ano. Ano nangyayari dun, Secretary? I don't have the latest update on that. Pero we can find out. So that will be part of the... Ano, opo. Yan. Gratuity pay for job order and contract. Yung endo nyo, ano na ba nangyayari dun? Amazing. Will we refer to ano lang, to Sec Belio. So, okay. So that will also be part nitong lahat ng doon po sa technical may report siya, people's report, they call it people's report. Mm-mm. Pero yung kwento ng presidente will be ililinyo siyempre is more visionary. So ang ipipresenta niya yung ano yung of course yung where we have been, what we promised, where we have been and where we're going. Yun po. Paano ho yun? Kasi last time I was like browsing yung mga nasa social media. Mm-hmm. I was watching yung mga noon. Sabi ng presidente, I assure you, give me 3 months to 6 months. Tapos yung problema natin na yan sa drugs. Mm-hmm. Yung, tapos yung ano na yan, bigyan nyo lang ako during the campaign to. Yung mga, paano ngayon ho natin hinaharap yun? Now that binulaga tayo ng napakalaking problema na mukhang... mahirap talagang tapusin ng ganun-ganun na lang. Katulad din sinabi niya, siya mismo nakita, now he sees the depth and the breadth of the drug problem, for example. Mm-hmm. Na hindi ba in-explain? Na-explain niya, sinabi nga niya na it has become narco-politics. Mm-hmm. In the beginning, it was just parang isolated. Yes. Excuse me. Mm-hmm. But so far, he saw that kung gano'n pala talaga... Kalaki. Yung problema. Pagkatapos ngayon, after na nakita niya na yung gano'ng kalaki, yung 3 to 6 months, nakita na hindi rin enough talaga. Well, and it's been a year. I suppose it would have been, ano, kung yun lang hinaharap. Mm-hmm. But there were others. We were overtaken by events. Uh-huh. Especially with... Nagdagdagan pa yung pati yung Marawi. So, ano, nag-expand lang po yun. So, I suppose it would be best...
it would be best na not to see it in terms of actual deadlines, mm-mm, but as actually as milestones na hinahabol natin. Pero ang nangyayari po ngayon, kagaya niyan, nagkaroon ng issue ang Marawi. Mm-hmm. Nung ito pumatong ito doon sa iba-ibang mga issue ang hinaharap ng presidente. Opo. At pagkatapos ngayon, meron na naman na lumitaw, ito lamang nakaraan, sinabi ni Secretary Vitaliano Aguirre na nagbabalik na naman doon sa NBP yung mga drug trade. Okay. Paano po yan? Parang nag-umpis tayo, nilinis natin. Teka muna, balik na naman ulit yung mga daga doon. Ano bang ano dyan, situation natin? Basically, it's just to continue to exercise your political will and then to exercise more. Ano lang po, tuloy-tuloy lang yung gawain. Mm-mm. And maybe we should have less, in the words nga, I think sa Supreme Court, maybe it's time that we sheath our swords. Mag-away-away, magkaisa tayo sa paghanap ng solusyon. So, yun po kasing mga high-profile inmates doon. Opo. Inalis yata doon sa Building 14 ba yun? At binalik na naman doon sa kaya ngayon sinasabi ay bumalik na naman yung drug trade dyan sa New Bilibid Prison. Meron ho bang briefing na ginawa sa atin si Sec. Vit Aguirre at saka si Bucor Director Ben De Los Santos? I don't know about that particular briefing, pero ang alam ko po, as far as I was updated by, I think it's spokesperson, I'm not sure, one of the spokesperson, na technically kasi, may rotation every 6 months, yes, yung yes, SAF tsaka yung AFP and all that, mm-hmm, para hindi lang para hindi magkaroon ng familiarity. Mm-hmm. Apparently we're overtaken by events, mm-hmm, so medyo na birian ng konti yun, but part of it would be yung to really implement what needs to, that structure that should have been implemented, the system, mm-hmm, that should have been implemented in the first place. Mm-hmm. So yun na ho ang gagawin ngayon. Among other things, yung meron po ba tungkol doon sa pagpasok ng mga Marines? Basta tangalam ko lang po yung pagpapalit ng yung rotation. Mm-hmm. Rotation. Mm-hmm. So, but the other updates, hindi ko po, I can get back to you. Mm-hmm. Well, ito ang mga nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. Ano ang gusto ng presidente ngayon talaga na direksyon na mas mapagtuunan sa susunod na taon? Kasi yung first year niya, tapos yung 100 days okay, na to, yung kasunod kasi nito is very crucial as well. Okay, okay. Dahil ito yung magiging batayan din ng mga darating pa. Saan ho ngayon ang diin? Kasi dati na-focus tayo ng drugs. Mm. Pero sabi nyo nga na-overtake tayo ng events, hindi mo pwedeng hindi haharapin na mauna. Ano bang tinitingnan ng presidente dito? Una syempre, we have to back off just a little. Ano ba gusto niya? Yes. Di ba? Ano ba gusto niya? Katulad ng pagkakasabi niya rito, I want a comfortable life for all. Kumbaga, he wants ang gusto niya hindi lang maisoli kundi maiangat, no, unang-una, mm-hmm, that the Philippines become a truly functioning nation. Mm-hmm. Katulad dito, and I think mga tanong, ano ba na accomplish niya aside from the numbers? Mm-hmm. Ang isa talagang malaking naigawa niya is naisoli niya sa atin dignidad natin. Mm-hmm. Naibigay niya uli sa atin ang sense na we can make it. We can be proud of being Filipino. And mm-hmm, we can actually chart an independent foreign policy and become a true nation among others. Mm-hmm. However, siyempre, ang dami kasing pangyayari, no? So, mm-hmm, and so, ang ginagawa niya, as far as I can see, is gusto niya na ang pagka... It's not personality driven. Lagi niya sinasabi, don't be loyal to me. Mm-hmm. So, what he wants to do is to be able to, pag alis niya, na tuloy-tuloy ang Pilipinas. And part of that would be the federal, ang centerpiece is federalism. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Na ma-set in place yung federalism so that the Filipinos become autonomous, self-governing, self-sustaining, self-propagating. Mm-hmm. Ganon. So, kumbaga, ang ano niya is, gusto niya, I'm sure, ang one of the priorities is to be able to set that in place. Mm-hmm. Na, less personality-based and more institutional-based ang pagpapatakbo ng gobyerno natin. Mm-hmm. So yun po ang future na nakikita ko sa future natin, mm-hmm, na it will be more solid, more secure, mm-hmm, and more and will allow more people to be more engaged and of course less Manila-centric, mm-hmm, and more Nag-soften na ho ba ang posisyon ng presidente doon sa relationship natin with US? Hindi naman po siguro nag-soften, but iniligay lang niya sa lugar. Mm-hmm. Like for example, sinasabi naman niya,
sinasabi niya, hindi nga natin maintindihan itong US, sabi niya gano'n, di ba? Isang presidente, sabi, mali ka. Isang presidente, sabi, tama ka. So, kumbaga, pinupoint out lang niya na kailangan din talaga natin na tayo mismo mag-chart ng course natin. So, in a sense, pinalawak lang niya ang field. You know, pinalawak niya ang field na hindi tayo masyado nakatikit dito, hindi na masyado nakatikit dito, kundi sama-sama tayong ano, katulad, is strengthening our connections with the with the region. So para mas lumawak yung ating foundation tsaka yung ating mga connections. Kung sinasabi kasi din ho, kagaya niyan, no, maraming magkakaugnay po dito sa mga issue ng especially yung ating peace and order. So, isa dyan, yung ating talagang usapang pangkapayapaan. While sinasabi din ng presidente na ayaw mo ba, bago ka mamatay, makita mo naman na matikman mo naman kung anong peace, anong kapayapaan. Do you really believe na may pupuntahan itong peace negotiations? Of course. Of course. You know, everything can be done through dialogue. I mean, that's... Yes, but are we talking to the right people still? Or are we still parang talking to people who can really keep their words? Ah, okay. I don't know the... Siyempre, at this stage, these are the people we're talking with. And then the president is also saying, sir, ito niya extortion nyo, then we can talk again, parang ganun. So up to this stage, the president is relying on the talks and the dialogue in order to be able to achieve that peace. Meron hong magkakakontra kung minsan kasi lumalabas kagaya noon. Sabi dito sa kabilang dako, maaaring may pakikipag-usap doon sa mga maute. Tapos biglang sabi, di ako makikipag-usap sa mga terorista. Paano ba talagang ano dyan? Well, as the president has said, hindi naman, wala talaga siyang kinausap. That whoever that was, what's his name, si supposed to be this guy called the term Bin Laden. Hindi naman siya nakipag-usap sa presidente. There was no such thing. There was no such conversation. Apparently, he talked with some people. He may have talked with some people and assumed that this was also the directive of the president. But the president was not privy to that conversation. He was not privy to those intentions to make to talk with the LTGs, local terrorist groups. Tama yung presidente, wala talagang ano, sabi niya, he was a pretender. Kumbaga, maybe the guy just inflated his pinalaki kung ano yung hindi naman dapat na palakihin na feeling niya gano'n ng baka gano'n feeling ng, parang feeling close. No, hindi naman niya sinabi kayo, but he said senior aide, pero actually the president was not privy to any of those things. And apparently the guy was simply may have been just talking about negotiating for humanitarian issues. Wala ba kayong ano ngayon dyan sa gabinete? Paksyon-paksyon? Wala. I mean, but the cabinet is rainbow. Hindi ba? May left, right, yes. Top. Pero sabihin, walang ano, walang... Factions? As far as I know, it's a great team play. I mean, I don't know, as far as I'm concerned, wala naman ako masamang tinapay kahit na kanina. So. Okay, so wala naman kayong cabinet secretary na nahirapan kayong kausap? Wala naman. So, wala naman yung hindi masyadong parang madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi ko po alam. Madaling lapitan, mahirap hanapin. So, how's the corruption ngayon sa nakikita ninyo war ng ating presidente? Well, based on the tax the collections, no, may tumaas eh, no, so in other words maybe may progress, no? Dun sa corruption natin. Kasi kayo siguro nakikita naman din ninyo, and you have your own experiences from afar, you can also look at it, and you also talk with people, and you also kumbaga parang get feedback, so, di ba, pa sa iba-ibang mga sektor. Sa palagay ba ninyo, happy ng mga tao with the... Yeah, in fact, very early in the game, I went to isang barberia. Sabi niya sa akin, namukha niya ako. Sabi niya, sir, masaya kami ngayon. Sabi niya, may feel safer,
yung mga anak namin pwede umuwi ng ano, wala na yung tambay, wala na yung mga, hindi kami natatakot umuwi ng, yung mga anak namin ng gabi-gabi na dahil sa, galing sa trabaho, call center, for example. Mm-hmm. And so, for me, and I keep hearing that. Mm-hmm. I keep hearing that. So, sa palagay ko, in general, no? In general, unless you're really out of touch, mm-hmm. you know, in general, most of these people, the majority of Filipino people, mm-hmm. Talagang ano sila, they feel safer. Mm-hmm. They feel safer. It's not entirely safe, siguro. Yes, hindi lang kagaya nung na-massacre yung pamilya. That's awful. Very unfortunate. That's very, very unfortunate. Mm-hmm. Pero ano po, but aside from that, these are, hindi naman siguro isolated cases, but these are fewer and fewer cases. Mm-hmm. Po. So more and more, mukhang bagong araw para sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero ang presidente, mayroon mismo personal touch na gustong mangyari din dun sa na-massacre yung pamilya. Opo. He even went there. Opo. Eh ngayon, itong umamin na siya daw ang pumatay, eh sinasabi ngayon na binugbog daw siya ng pulis at tinorture. Meron mo bang bagong instruction dito ang presidente? Because concerned siya dun sa ano eh. Opo. Dahil nakakapanlumo yung talagang nangyari. Parang ikaw, maisip mo din yung naging kalagay ng tao na namasakit yung pamilya. Right. Tapos eto naman ngayon, yung umamin, biglang after na umamin, binawi. Mm. Nung bawiin, ang sinasabi, eh, tinakot siya, ginulpi, pinukpok na martelyo sa kamay, sinuntok sa dibdib, kaya lang siya nagsalita at tinanggap niya yung ano. Meron ho ba ngayon? Kasi yung dalawa, napatay na eh. May alam ba kayo doon? Wala po. Hindi niya nabalitaan? Nabalitaan ko, pero hindi ko po inalam ko ano yung actual details. Na. Yung napatay na. Opo. Yung dalawa kasing person, yung persons of interest, dalawa na ho yung napatay. We'll find out. Pinapatay na ba yun talaga? Hindi naman. Wala po. Walang ano. Alamin natin sa ano. Alamin po natin. Ano ho yung instruction dun sa suspect na to na nagbaligtad? Meron ho bang... Wala pa po ako wala akong naririnig na directive regarding that. We can find out from PNP. Sino ba ang tinitingnan yung papalit kay Bato? May ganun? Hindi, di ba magre-retire na siya, sir, next year? may iba kayong alam. Wala. Balitaan nyo nga, pascoop naman dyan. Wala. Meron bang ganun? Wala. Hindi kasi di ho magre-retire siya. Ano ba yan? May inclination ba nang i-extend? Or may ganun ba? Hindi ko pa po alam. So, but the confidence of the president to General Bato is still... Definitely. It's still very bumbo pa rin naman. Yeah, yeah. In fact, we were together during one of the last cabinet meetings. Mm. Eh, sa inyo ba? Wala ko bang gustong pumalit? Ewan ko. Nararamdaman nyo din ba yun? Minsan, yung merong nag-i-interest sa position. Ay, wala naman. Wala naman ako. Wala naman. Walang ganun. Hindi kasi, minsan, di ba ganun, may mga, alam nyo, kahit saan naman ano, meron mga kuminsan, umuugong. Ano lang yan. Chismis lang. So, kayo, okay, kampante kayo. Look, si Secretary Andanar, di ba papalitan? See, he's doing a good job. Really? As PCO. Secretary. Hindi ka naman napipigil sa akin, Secretary. Si Secretary Aguirre, di ba sisibakin? Sa balita, sisibakin daw eh. Hindi naman gano'n ang presidente na gano'n lang. O, ano ginawa kay, ano? Usually po. Dalawa yun, di ba? Si DILG. Sueño. Tapos si Pete Lavinia. Ang kanyang bottom line po lagi ay corruption. Oh. So, yun na yung... Siguro yun ang, ano, yun ang pinaka least common denominator. Yun nga ho ang ano ngayon eh. Yun nga ho ang issue ngayon, di ba? Dahil mayroong mga corruption na ano, na nagiging issue. Kaya parang doon sa Bucor, doon sa mga... Tapos eto ngayong pagbaligtad doon sa ano. May kinalaman ba kayo doon sa pagbaligtad doon sa... Ano, kay Marcos, yung dati sabi ng justice, murder yan. Tapos yung ginawa ho doon kay Espinosa. Tapos, later on, di na murder. Ano po ba yun? That was a call of the DOJ. DOJ. Opo. Talagang ano yan? Kanila pong ano yan. Purview po niya yan. So I'll defer to Secretary Aguirre. Kay Secretary Aguirre. Opo. Pero kung halimbawa, hindi ho kayo nasa gobyerno. Kunyari lang naman. Tapos, bagay man nasa gobyerno kayo. Parang hypothetical naman yun. But just the same, doon ho ba sa nangyari doon kay Espinosa?
Palagay niyo murder o ano? I don't speculate. Eto, titingnan ko lang kung paano yung sasapa. Paano yung mga... Para matuto ako ng mga, ano, di ba? Yung mga... yung mga, ano, mga style ng spokesperson, di ba? Para alam mo kung paano yung sasagot. Eh, ito ho, nilabas ho ito ng, ano, PCOO. Panood po natin, ha? Opo. Pwede po. Oh, sure. Eto po. In the free society, there are groups who don't want to give independence. They are adamant on detaining peaceful spirits. They are distressing feelings with fears. Let us not allow them to terrify us. We will all fight with unity. Martial law should be the rule of the land. Martial law, now. After all, lumabas yan, daming na gano. Tapos binawi ni Secretary Martin and the North Kinanggal. Is that a good job, sir? Which, well, you know, he took it out, so... Good job. Good job. Tinanggal eh. Tinanggal eh, no? Ba't ba ako nilagay yun? And, you know, they were producing materials na. And producer, wala ka bang kinukonsulta sa gano'n minsan? Ano naman, this is just one, just a hiccup, you know, mga ano din yan. But that's very controversial kasi especially hindi ba when you are dealing with some sensitive issues, hindi ba you should be more careful, especially in terms of, ang daming mga maalsa dahil doon sa mga may experience sa martial law, may mga iba-iba ho ang pananaw, tapos maglalabas ho tayo ng ganong klase ng ano, na parang we're not actually being careful with this sensitivity of the issue. Siguro, ano, I think this is, in a sense, it's part of the process of communicating. You know, we learn how to manage the news. Nakita nyo, ha? Oh, yan ang spokesperson, di ba? O, manood pa ho kayo ng manood. Eto, ang isa hong akin ngayong gusto, bago ko kayo pakawalan. Sige po. Ano ho ang plano ninyo kapag hindi na ho kayo spokesperson? Baka may ano rito, slap. Pwede. Hindi, baka bambuling ako sa, ano, sa bukid. Bukid. Hindi naman. Papa-farming kayo. Hindi naman, depende. Marami naman. Depende. No? Depende. So, yun ang ating ano dito. Ang presidente ho ba magtatapos ng kanyang term? Oh, why not? Huh? Why not? Yung kanyang, kasi ang parang laging may pahimakas ang presidente, parang meron siyang ano, hindi ko naman, well, nakikita naman natin sa kanya that hindi naman ang pwesto ang ano, gusto kong magawa yung gusto kong magawa. Correct. Kaya siya nagmamadali. Oh, it's not actually the, I'm not after the position. Iniisip ko yung mga apo ko, yung mga, tsaka yung mga henerasyon pa na, nasusunod. But napapag-usapan ba yun na, bigay ko na to after 3 years or kung pagod na ako. Lagi naman niya sinasabi yan, di ba? Mm-hmm. But basically, I think he wants to put it in perspective na dapat may mangyari at dapat ma-accomplish. Mm-hmm. Like for example, sabi niya, pag meron yan, okay na, bigyan niyo na kayo, ganyan. Mm-hmm. Pero as far as I can see, ang assessment ko is, he's really a man in a hurry. Mm-hmm. Pati kasi parang, para sa kanya kasi, pag pinatagal natin to, para kayo, para sa ano pa. So, gusto niya yung... ang talaga gusto niya na may mabago, you know, may mabago talaga sa bayan. Mm-hmm. And that ang and hindi pwedeng ano lang yung, ano pag not just a question of hoping and wishing. Mm-hmm. Pero kung talagang dapat gawin ang paraan at gawin na. Masasabi niyo bang ang presidente natin ngayon, hindi dahil sa kayo ang spokesperson niya, ang pinaka strong na presidente ng ating bansa? As far as I know. Siyang pinaka, kumbaga, sa mga naging presidente, masasabi niyo, sa ang puso niyo ay mas sa kanya naka-incline talaga. Ganito po, no? I grew up during the, I think Magsaysay, who came first? Magsaysay or Garcia? No? Magsaysay, I think. Garcia. Diba? But anyway, I grew up during those times. Mahal na mahal ng tao si Magsaysay. Di pa ako taon nun. Oh. Inabot ko yun. So, ano po? Mambo Magsaysay. Mambo. Oh. Okay, but anyway, kasi siya, he was really a man of the people. Mm-hmm. And then si Quirino, I think, was more elite,
more elite, and si Carlos Garcia was more intellectual elite. Mm-hmm. So, meron naman sila kanya-kanyang ano, no? But as far as I can remember, Mr. Marcos, of course, was there, and he's remembered for several things. Mm-hmm. No, pero after that, Mr. Roy, of course, Mr. Roy brought in the economic, ano, yung perspective, no? Pero para sa akin po, well, all of them, siyempre hindi naman musbong nalang bigla si President. He is built upon all the achievements of all these people. So ang masasabi ko po, pero he is the right person at the right time. Mm-hmm. He is what we need right now. Why? Because una-una, para sa palagay po, he is transformative president. He is transformative for both the Filipino mindset and also for the regional perspective. Na parang nagbago talaga yung ano yung geopolitics sa region natin. So basically, he has been, the word is audacious. Talagang ang tapang talaga na ginawa niya. Not just tapang courage, but the will to actually act so that magbago yung takbo ng bayan at saka ng region. Mm-hmm. And I think that is, nobody has ever done that. And that will bring me to my next question. Opo. Kasi po, hindi naman pwedeng ang presidente ay lumagpas na 6 na taon. Opo. Unless na baguhin natin ang konstitusyon o magkaroon tayong pag-iba. Sa pagtatapos ng kanyang termino, hari na wa ay matapos ng presidente ang kanyang ang kanyang termino, nang maayos ang kanyang kalusugan at walang magiging problema at balakid sa kanyang panunungkulan, sino ang nakikita ninyo na mas malapit sa pagpapatuloy ng naumpisahan ng ating presidente? Wala pa akong opinion patungkol dyan. I just have to wait for the change in structure in sa federalism. Mm-hmm. And then, pag nangyari po yan, then makikita natin yung mga the possibilities. Mm-hmm. Kasi ano pa, at this stage po siguro, for the next stage, yes, it won't be a question of personality. It will be a question of the right person with the right skill at the right time. That is if magkakaroon na ng implementation ng federalism. Which we hope. Pero kung halimbawang andito pa din tayo sa ganitong presidential form ng government natin, we will still be needing another president. Correct. And having another president na hindi kagaya ng direksyon ni Pangulong Duterte, hindi din tayo makakarating dun sa next phase na yon na gusto nating So what we want is somebody who will really bring that connection. Yes. Who will be a bridge. Mm-hmm. Na wala yung napaisang tabi rin ng ego. Mm-hmm. Because in whether you know, kahit na ano sabihin nila, the president has set aside his personal ambition, any personal ambition regarding the matter. So somebody would also do the same thing. May nakikita ba kayo ganun? Antayin na lang natin. Mm. So wala kayo nakikita? This stage na no, kasi wala pa yan. No? Kasi intayin pa eh. Opo. Kung nakita na ninyo, hindi natin intayin. Ego, diba? Tama. Oo, di ba? Ganun. Maraming salamat po, Secretary. We enjoyed being with you today. Sana ho ay, pero hindi totoong hindi kayo nagigising ng maaga. Na 6 to 10. So pwede ako tumawag ha. Kahit na medyo, alam ba, alas 7. Salamat po na marami sa pagbisita niyo muli. Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Dito lang ako po sa programang Bawal ang Pikon! Get It Straight with Daniel Rozon.